Eh dahil gawa lang ng tao ito eh. Eh hindi perfect. Eh kung pumaliwa, bumagsak doon sa Tugigaraw Cagayan. Kung lumampas naman, direct hit yung Camarines Norte at saka yung Catanduanes. Thing to do is to put down the dogs that badly needs to be put down or those that won't be rehabilitated or are in really bad condition. Her intention may be vain, no? Vain, fanciful, but not evil. Huwebes Santo, birthday ni Congresswoman Gloria Arroyo. Nakaisang taon na siya, or first birthday niya in detention. Hindi tayo imbitado, pero imbitado doon si Attorney Ferdita Paso. Kaya, inimbita natin siya ngayon para magkwento sa atin kung kamusta na ba si Congressman Arroyo. Insider story. Actually, nag-gate crash din nga ako eh. I arrived siguro mga before lunch. Pagdating ko, actually, ako pala nga nandun. At yung sasakyan ni FG na salubong ko, because as it turned out, nung tinanong ko kay Presidente kung ba't nasalubong ko si FG, sabi niya nag-exercise daw. At so he had to shower sa La Vista. But he was back within the hour. Ang main bulk ng mga bisita nung araw na yon, yung oras na yon, ay yung mga former classmates niya from Assumption. Na binigyan siya ng asalto, pumasok doon na nagkakantahan ng happy birthday, may dala pang portable organ, at saka yung organ player. Usapan namin yung mga matters of national importance. Can you imagine, napansin pa ni Presidente na nagtina ako ng buhok. Sabi niya, oh, nagtina kaya ta. Sabi ko, ma'am, for the first time in my life, sabi niya, wow, that's a new face in your life, ha? Sabi niya, pinag-usapan namin yung mag-branch ng tina. Sabi ko, henna po yan. Sabi niya, huwag kang mag-henna. Magiging magaspang yung buhok mo. At pinakita pa niya sa akin yung brand na ginagamit niya. So, magpapalitan niya kayo ng brand. Yung daw ang gamitin ko at maganda daw yun, so, all natural. Brand? Pero sir, nagpapasaban niyo ba si Pinoy or kung ano mang nangyayari ngayon sa atin, impeachment o ano man? Wala kami na pag-usapan. It was very light. Nandun yung family kasi kamalamala na nandun ako. Dumating naman si Congressman Dato Arroyo. Maya-maya si Congressman Mikey Arroyo. Of course, hindi po kasama si Miss Luli. Sapagkat prescribe po ng total bed rest. Ano po ba talaga ang inyong job description? Kasi whenever we do stories po ni CGMA, kayo po yung lagi nakapronta. Pero di ba, lagi nasa cardio nyo po kasi lagi. Spokesperson ni FG Arroyo. Yun ang job description ko talaga, no? I'm the legal counsel and spokesperson ni former first gentleman Jose Miguel Arroyo. Pero sa lahat ng affairs po ni GMA, nanodunin kayo. Alam mo kasi, I have a very small practice. Hindi malaki yung aking law office eh. At ang turing ko sa lahat ng mga kliyente ko ay hindi kliyente kundi mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. So all of them, I become very close to them. Kaya pag mga may family gatherings, ay nandun ako. Meron bang special wish o personal wish pa itong si CGMA? Well, palagi ko na pahayag na niya yung kanyang personal wish na magkaisa-isa. Sanay na ba siya sa buhay na bilang isang detainee? Well, I suppose so. Dahil dati nangayayat siya, ngayon medyo okay na naman siya. Pero still, ang pinaka-main complaint niya ay yung lack of activity. Naka-exclusive yung Channel 5, ano, yung News 5, ng video nung birthday party kung saan nandun kay attorney. Apo ni si GMA, mukhang may ginawang participation doon sa birthday party ni si GMA. Ay, sila yung nagano eh. Sila yung nag-brighten up actually noong party, you know. Lalo na isa si Micaela. Micaela is the daughter of Mikey. Yes, oo. Kumanta pa siya ng song ni Adele. Wow! Asa ka, she was really... Biba talaga siya, biba eh. She was really the one na brightening up yung celebrations. Kung health condition ni si Jimmy, kasi dito mukhang wala na siyang sort na brace. Ano ba yun? Permanent na nawala na siyang brace sa leg? Meron siyang meron siyang parang plaster dito, both sides. So, according to attorney Mike Arroyo, she's been complaining of pain sa shoulder, both sides. Yung sakit niya is enough to warrant her staying still
at the Veterans Memorial Hospital. Opo, yun naman po ang testimonya ng mga doktor sa Pasay RTC. Bernie, anong pinakamasakit na sinabi ng tao sa inyo o tungkol sa inyo dahil sa pagtatanggol nyo o dahil defense lawyer kayo ng mga Arroyo? Maraming masasamang sinasabi. Pero kung sasabihin yung masasakit, eh, hindi ako nasasaktan eh. Ang aking filosofiya is that sticks and stones may break my bones but names will never hurt me. Yung kasi ng reaction si Pinoy about kay sa birthday ni si Jimmy. Yes, parang ganun po sabi. Happy birthday wish po, sir, kay Jimmy. Hindi naman niya papakinggan, bakit ko sasabihin. Hindi naman niya papakinggan, bakit ko sasabihin. Nasa pinagdadasal ko sila lahat. Hindi naman na siguro dapat ganoon ang isang leader. Alam niyo, nung pag-usapan namin ni Presidente Arroyo yan eh. Nung, before yung birthday niya, I was there, Palm Sunday yata yun sa mga Katoliko. No? Ang pinag-usapan namin si Abraham Lincoln eh. Kasi si President Lincoln, after the Civil War, nung natalo na yung Confederates, hindi niya pin-prosecute yung presidente ng Confederacy. Yung si General Lee, Robert Lee, hindi niya ginalaw. Yung mga sundalo ng Confederacy, he did not even disarm them kasi sabi niya that will humiliate and degrade. And then doon niya nilabas yung kanyang famous phrase na with charity towards all, with malice towards none. Ngayon mo si President Lincoln, he even appointed to his cabinet this person called Simon Baruch, who called him a gorilla. He was a member of the opposition. Pero nung nag-form siya ng cabinet niya, nilagay niya sa kabinete niya, that is a real governance for national reconciliation. That is something that will heal the wounds. Maraming salamat, Attorney Ferdinand Topacio. All the time, mga kapatid. Isa pa, dahil gawa lang ng tao ito eh. Hindi perfect. Kung pumaliwa, bumagsak doon sa Tugigaraw ka ngayon, kung lumampas naman, direct hit yung Camarines Norte at saka yung Catanduanes. Next story natin, walang picture pero may drawing. Okay. Charades ba ito? During Thursday and Saturday, papahagingan tayo ng North Korea ng isa sa kanilang mga pakakawalan na missile. Okay, syempre no-fly zone ngayon ang hilagang bahagi ng Pilipinas. Mukhang hindi na nga magpapagigan ng North Korea despite please na huwag niyang i-launch yung kanyang long-range missile. Please talaga, no? Talagang nagmakaawa ba tayo? Nagkaroon ng mga appeals from the US na huwag nang ituloy. Syempre, hindi sila magmamakaawa. Pero nagparinig sila na open lahat sa negosasyon, huwag niyo na ituloy. Unang-una, it's a violation of a UN resolution na pinagbabawal yung mga long-range missiles. Kasi pwede kang magpasabog ng isang bansa kung may nuclear component yan from one country to the other. Okay. 3 attempts nga doon ng North Korea sa pag-launch nga ng missile. Yung una, 1998. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa, 2009. Tapos ito nga yung pangatlo, 2012. Pasaway talaga. Hindi ba may kasabihan na once is enough, twice is too much, and thrice is ano nga yun? Basta, aantayin pa ba natin yun? No, no, no! Dalawang missile to, no? Yung una, dadaan papuntang Korea, South Korea, at saka Japan. Which is, I suppose, okay lang. Dahil total, kalaban naman nila talaga yung North Korea. May away sila eh. Ngayon, ang di natin maintindihan at hindi maintindihan ni Pinoy, bakit naman tayo? Ba't naman yung pangalawang missile sa Pilipinas ata tinutok? Totoo. Mukhang Beverly, naghanap ng pwedeng kayanin na bansa. Alam kasi defense na. Hindi, parang umiwas din siya sa China kasi ally niya yung China. Kakampi niya yung China, eh, which is the nearest body. Tsaka bobombay sila ng China. Pwede nilang salubungin. So yung pinakamalapit na body of water dyan ay apektado talaga tayo. Dadaan talaga sa Pilipinas, 190 nautical miles east of Cagayan. Doon siya. Kaya as a result of that, nagkaroon na tayo ng no-fly zones doon sa area na yon. So iniba yung ruta. Nag-anunsyo na yung PAL na yung kanyang US at Japan flights maapektuhan, iibahin ng ruta para maiwasan yung pagdaan ng rocket na iyan. Baka masalubong nila. Baka masalubong. Baka ma-interest na nila. Bawal din dumaan doon sa dagat. Oo.
So wala talaga. Kasi danger din yan, baka may bumagsak na debris. Ang explanation ng DND, yung debris na babagsak kasing lalaki ng mga ref. Oh, okay. So refrigerator. Ganon kalalaki. Marami matutuwang Pilipino dyan. Tudor, iba ba? Kikiluhin nila yung mga bata. Pero may warning din dyan, di ba? Ang NDRRMC. Huwag hawakan. Stay indoors. Yung mga debris, masalubong ng commercial plane or lumagpak doon sa mga barko at saka yung mga mangingisda, ayan, problema dahil malapit sa atin. Isa pa, dahil gawa lang ng tao ito hindi perfect. Kung kumaliwa, bumagsak doon sa tugid na raw ka ngayon, kung lumampas naman, direct hit yung Camarines Norte at saka yung Catanduanes. Kung lumampas, kung kumanan, yan ang problema. Yan! Gawa na ang laruan ko. Lumilipad yan kapag pinindot mo. Effective naman kaya yan? Aba, syempre naman! Gawa ko kaya to. Kaya siguradong nilipad ito. Iyon na nga ang problema eh. Gawa mo eh. Malamang palpak na naman yan. So extended ang Semana Santa ng mga nasaga ng mga nasa Northern Luzon. Pinag-holiday. Pinagbabakasyon mo na? Yes, sir. Ako. Nang NDRRMC kasi maapektuhan nga yung bandang northern part natin. At sinasabi ni Yusek Benito Ramos na magbakasyon muna lahat ang mga fishermen. Huwag mag-isda between 12 to 16. Para hindi tayo ma-disgrasya sakali lang na totoo ito na magpaputok sila. Announce sila nung March 16 pa na maglo-launch nga sila nito. Na pwede pa siya, kaya nagkaroon pa ng mga apela na para pigilan siya. At hindi rin natin kasi alam kung merong nuclear component. Kasi lagi ini-insist ng North Korea, walang best nuclear na laman yung kanilang yan. Now, in this particular case, we have no information that the ballistic missile will be launching a nuclear warhead. Siguro naman hindi ganon ang North Korea that it will test openly. Parang ano na yon, a sign of aggression. Para saan daw ba yan? Ang sabi nila, magkakahalo. Paglo-launch daw sila ng isang satellite dahil centenaryo ng kanilang founder na si Kim Il-sung. Mm. Kung hindi naman yan, maglo-launch sila ng satellite para daw sa weather satellite. Meron naman bagong lumabas na maglo-launch daw sila ng satellite para daw magkaroon ng ma-check daw nila yung kanilang countryside para ma-improve daw nila yung economy nila. Eh, bakit naman dito sa atin piloto? Naisip ko nga, bakit dito pa rin dada? Sir, alam ko na kung bakit. Kasi di ba maraming South Koreans dito, baka gusto na dito. Next story natin, yung pupunta na sa mga South Koreans. Kasi inamin naman ng gobyerno na kailangan natin ng, actually humingi tayo ng tulong dun sa ating mga kakampi sa Japan, sa South Korea, tsaka sa US para bigyan lang tayo ng monitoring support kung ano man yung mangyari. Kasi yung South Korea, tsaka yung Japan, nagsabi sila na kung dadaan sa amin yan, babarilin namin yan. We will shoot it down. Pero ang Pilipinas, wala siyang masasabi gano'n. Wala tayong laban. At tsaka talagang seryoso ito kasi kung matatandaan nyo, si Obama pa mismo, pumunta pa siya dun sa demilitarized zone in between South and North Korea. Para, symbolic ito, syempre, magpapakita ng force na the US is behind the countries that you will be affecting kung mag-launch kayo ng rocket missile. Pero konting trivia, alam niyo ba ang Pilipinas ang panahon ni Marcos ay nagkaroon din ng secret missile project? Saan? Wow. Yes, really? They tried. The Philippines, during the time of Marcos, tried to develop, much like North Korea, its own missile program. Wow. Wow. So yun ba yung sa Bataan? Yun yung nasa corridor Bataan. Right. Wow. At pangalan ng missile, Bongbong 1. Bongbong 1. Ano nangyari dun, sir? Siguro supot yung bongbong. Mapa north to the south, to the east and west, make it a better place for you and for me, para everyone happy! Okay, kung tingin nyo pasaway ang mga North Korean, mas pasaway ang mga Koreano na ito dito sa Pilipinas. Not once but twice na nahuling may illegal pitbull fight. Sa lahat ng manonood ng dokumentado, babala sa inyong mapapanood. Ito ay pinamagatang ang huling laban ni Pitbull. Trish Roque,
kamusta na yung mga aso? Na-rescue nga, no? May 240 na dogs dun sa San Pablo, Laguna. Na involved na. Napakarami yun, no? 240 dogs. I can't imagine. Yes, parang involved isang, na siya. Isang dog farm. Ano nga siya, sir? Ang lawak niya, mga almost 3 hectares na lupa. Tapos puro aso. Sa 240 dogs na yon, unfortunately, mga nasa 33 na sumailalim sa mercy killing or euthanasia. The thing to do is to put down the dogs that badly needs to be put down or those that won't be rehabilitated or are in really bad condition. Rest in peace, mga kaibigang pitbull. So pati naman yung POS o yung animal rights group ay sangayon din sa mercy killing na ginawa nito. Actually, yung POS po yung nagsagawa nung dalawang batches nung mercy killing na yan. Welfare organization para pumatay ng aso. Party lang yan ng trabaho eh. 11 yung ano yung kinakasuhan nila dun sa illegal dog fighting nga na to. 8 yung nahuli. Tapos 5 daw sa kanila yung kasama dun sa nakaraan. Pinupurso ngayon ng CIDG under General Samuel Pagtilaw is the masterminds or the group of Koreans whom I think belong to a mafia na nagpapainan sa kanila. Kung yung boss parang gusto nilang patayin yung majority ng mga dogs at magtira na lang ng 30. Merong isang animal rights group naman, yung CARA. Ayaw nila ng euthanasia. Euthanasia, our stand is we only euthanize critically ill or critically wounded. When we feel that there is a chance the animal can survive, we will do our best. We will do whatever is possible. That's why we are trying to see if we can get funding for rehabilitation, relocation of these dogs, because we do not feel that every single dog on this facility should be euthanized. I-rehabilitate yung mga pitbull for 6 to 12 months and after doon, ipa-ampon. Kasi hindi biro yung gastos sa pag-maintain ng pagkain. Per month, aabot ka na nasa 700,000 para lang i-maintain mo yung mga asong yun. Tsaka pag titignan mo yung tsura ng mga aso, di ba? Nakakaaway, poprolong mo pa yung agony nila, yung paghihirap nila. Parang isa pang ano doon, nagpapahirap sa mga aso is yung environment nila. Kasi nasa ano lang sila, parang drum. Metal drum. And then kapag mainit, tumatagos yung init ng araw. Tapos kapag umuulan, sobrang nababasa sila, nilalawig sila. So yung mga Koreans, kinasuhan na sila ng illegal gambling. Are they in detention or are they out on bail? Na sila sa Bureau of Immigration. Actually, nasa Bicutan silang yun. Nakadetain sila. The Bureau of Immigration and Deportation for the all departure order against the 6 Koreans who were previously arrested in Cavite. Isang gabi, kung may 30 fights sila, per fight, 1 to 3 million. Per fight ng aso, 30 yung nakalinya sa isang gabi. Just imagine. Parang naka-live streaming yung laban nung tatlong aso. Tatlong aso kasi siya. International na. Kaya malalaki talaga. Tapos ano siya, pitbull na babayad ka through credit international card. Lang. Tinanong ko nga yan sa mga polis, bakit dito sa Pilipinas ginagawa? Kung international pala dito, yung market, diba? Dito, maluwag. Yun yung nakakalungkot, yung batas natin dyan, parang bailable eh. Sa sobrang daming pera ng mga Koreanong ito, pwede nilang bayaran. Kahit sabihin natin 5,000 per dog, yung isang laban nila is millions, di ba? Yung mga police nga, ano sila eh, pro sila na ma-amend yung law. Mas bumigat yung parusa. Okay lang yung ipa-deport, pero huwag niyo muna pa-deport kasi huwag niyo muna dito ng civil. Kasi yung criminal liability na monte. Para magbayad sila dun. Kasi... Oo. Total kumita naman sila. Total kumita sila. Bayaran nila yung lahat ng damage. Yung pwede pakagat na lang sila sa... Sa panahon ngayon, hindi lang tao ang naghahanap ng hustisya. Kaya sa mga nagpapatupad ng batas, more galaw-galaw pa, kumpadre! Her intention may be vain, no? Vain, fanciful, but not evil. Semana Santa, pero dahil walang painga o hindi nagpainga ang mga tao sa Facebook, ito ang picture na kumalat sa social media. Bev, nakausap mo ang photographer na nakakuha ng picture na ito. Actually, sir, hindi alam nitong babae na kinukunan na nakunan na pala siya. Sabi kasi nung photographer, he's just a photo hobbyist eh. Na pumunta dyan kasi kinukunan niya yung scene dahil may sinakulo dyan. So, pumunta siya dyan para mag-take ng pictures. So, nakita nga daw niya na nagsasabi na sila mga kapwa niya, photographer, na uy, nag-iaakyata na yung mga tao dun sa tatlong crews na nandyan. Tapos, so, nagkuha-kuha siya at nakunan niya nga itong scene na to. May tanong ako, dapat bang mag-pose sa harap ng crews na parang isang model?
kotse, ang tinatanong ko, maituturing bang pangbabastos ang magpa-picture sa krus ng naka-pose? By chance lang ba ito? Mm-hmm. Hindi niya kinukunan yung babae na nagpa-posing talaga sa... No, and it's just one of many. So the photographer didn't really see anything wrong with the picture. Pero personally sa kanya, tingin niya medyo merong kawalan ng respeto. Ang word niya nga, tingin ko overboard at walang respeto. Luckily, I have a long lens at that time. I don't have to go near the place. Mm-hmm. Kaya nakita ko lang, talagang medyo disappointing lang yun. Nakita ko, though I'm not religious. Mm-hmm. Ano lang naman siya, parang respect dun lang sa ano ng others. Yun lang yung reason kung ba't ko siya, ano, yung moment na yun. Gusto ko lang malaman, mali ba siya o... Mahirap sabihin tama, no? Mali ba siya o wala namang masama sa ginawa ng babae na ito? Insensitive lang siya. Insensitive siya sa ginawa niya kasi knowing na marami pa rin conservative sa bansa natin. Siguro dapat lumugar siya. I mean, knowing na dito sa Pilipinas, yung cruise na yan means something else. A seductive pose. Exactly. Yeah. Ano sa akin eh. Diba? Means something else. Siguro maintindihan ko kung pumusing siya na parang kinocrucify siya ala penitensya. Sisir ko titignan natin dyan. Ang cross kasi isa sa sacred symbol ng Christian. Pero obviously, nandito yung mga tao hindi para mag-way of the cross. Pero talagang, let's face it, ang Semana Santa isang malaking bakasyon grande sa mga Pilipino. Pero ano ha? Ikaw, Franz Noguera, hindi pa kita naririnig. Hindi ko kasi alam kung itong babaeng to, Katoliko o ano eh. Baka wala sa kanya yung orientation ng mga Katoliko. Hindi naman tayo banal, di ba? Lahat tayo yung magkakamali. Pero dapat lumugar din tayo. Oo. Dun sa mga ginagawa. Pero let's just point out, ano? Like, nag-post siya sa cross na ganyan na not knowing, not thinking na iikot ito sa social media. Tama. Base sa litrato na to, medyo nasa... Bata siya. So, posto, ang sinasabi niya, posto na nagpapa-picture taking. Yes! Iba lang ang nakakuha ng actual picture na ginagawa. Kasi makikita sa mga tao, parang hindi naman sila interesado eh, sa kanya. Kasi lahat sila nakapila. So, yung mga tao, So, my question is, yung mga tao didn't find anything really scandalous. Nung kinuna niya itong litrato nito, gusto niya. He was taking random shots. Yes. Pero, nakita niya na, looking at it, na this is kind of overboard. Personal judgment. When he pressed the shutter of his camera, he had a judgment or he had that opinion already? Yes. Or maybe at least unusual. Yo, kasi diba, unusual. Photographer, it's a photographer, when you go here, you look for something unusual, something to highlight. Aren't we being judgmental? To be fair, mukha namang wala siyang malis dito. They didn't even judge her na tingin nila wala siyang mali siya dito. It's not evil what she did. Wala siyang masamang intention na bastusin ko nga to. Hindi ganun. Yeah. Except that siguro daw nakulangan ng judgment, nakulangan ng common sense, na pumost without thinking that she can offend people. Right now, maayos pa yung ating usapan sa picture nito, but can you imagine ang mga sinusulat na mga nagpo-post sa Facebook? Pero ito nga eh, sinasabi nila, kung spirit na rin ng Holy Week, di ba? Patawarin. Di ba? Patawarin na rin. Lahat naman tayo, tao lang, pwede rin nating magawa yan na hindi natin mabibigla rin tayo o siguro hindi tayo ganun kakumpleto or wala tayo sa right mind natin, di ba? Naisipin lahat-lahat ng bagay. Paano kung tayo rin magkamali, di ba? Encoding the Bible, kung sino yung walang kasalanan, siya walang pagbubol. Sabi nga nung simbahan, sabi ni Archbishop Cruz, "Let this be a lesson. It's not recommended. I do not approve of it, but it's been done. Let's not do it again." Her intention may be vain, no? Vain and fanciful, but not evil. The time na kasi talaga na ping Twitter, Facebook, sa ating ang mahilig tayo magpa-picture. No. Kasi feeling naman din na nga ng mga nakakita nito, souvenir yung gusto niyang gawin eh. Gusto niya magpa-picture para ipakita sa ibang tao. Hindi na daw nag-iisip yung mga tao. Sabi nga nung kumuha ng picture, kasi sa time ngayon, gusto lahat ng souvenir pictures, minsan daw sana kahit sa patay, di ba, nagpa-picture yung mga tao, hindi na nag-iisip. So yun yung kailangan medyo. Hindi lang naman siguro siya nagpa-picture ng ganyan. Nakwento mo may mga foreigner na nagpa-picture. Picture lang niyang ang minalas na umikot sa social media. Join ka na lang sa happiness kesa neganes. Stay cool na lang by watching Dokumentado. Dokumentado Tweet of the Week. Sumiklab naman sa Twitter ang Oyang Amalia at Annabelle. March 31, tweet ni Annabelle, siniraan raw siya ni Amalia sa mister niyang si Eddie Gutierrez. Napabukas tuloy ng Twitter account si Amalia para buweltahan lang si Annabelle.
Amalia versus Annabelle sa Twitter para itong Pacquiao versus Mayweather sa boxing. Dokumentado! Picture of the Week! Dalawang biktima sa Picture of the Week natin. Ang una, yung Butanding. Pero biktima din ang babaeng sumampa sa Butanding. Biktima siya ng cyberbullying. Nagsorry na si babae na hindi na natin papangalanan dahil sobra-sobrang panlalait na ang kanyang inabot sa social media. Di daw niya alam na mali ang kanyang ginawa. Halos di na daw siya makalabas ng bahay sa hiya. Ngayon ay naiintindihan na ni babae ang animal abuse. Pero alam din kaya ng mga nakipukol ng bato na ang mga mapanlait na komento ay isang uri din ng pang-aabuso.